Congratulations 18 and SB 19. Super hard earned at napaka-sweet ng victory na to. Back-to-back win from Nickelodeon to Billboard Fan Army. So bakit importante nananalo ang SB 19 uli dito sa Billboard Fan Army? For starters, ang Billboard talaga has been here for more than 50 years. At isa ang Billboard sa pinaka-indicator kapag totoong sumisikat na ang isang musical group or ang isang artist in the global scale. At ikalawa, isa din ito sa best way to introduce Pinoy pop in the global scene. So, ang daming mga fans ng music, including the Swifties, who became interested na tingnan kung sino ang SB19 because of this Billboard Fan Army face-off. So, some of the previous members dito of previous winners ng Billboard Fan Army is Big Bang and Super Junior, na alam naman natin naging legend and iconic and are still very bankable even up to this day. And best of all, resulta ito ng hard work. This is not something na nakuha ng SB19 due to media connections. This is something na binigay talaga due to their hard work and the passion and love of their fans. And most of all, gaya nga ng sinasabi nila before they start or begin any concert, nagpe-pray talaga sila. So this win, we give glory talaga to the Lord. And apart from that, dito na ipakita yung bayanihan or tulungan ng maraming Pinoy pop groups and fan armies nila, because hindi lang 18 ang naging dahilan ng victory na to. So a lot of fan armies like Alamat Magilius, G22 Bullets, Horizon, Anchors, Kaya, Julie's, Diamantes, Barda, even Filipino Swifties, and kahit yung mga nasa Indonesia and Japan, as well as BTS ARMY fans, contributed their energy towards this win, including the international fans of SB19 in China, Canada, and many parts of Europe. So this victory cannot be said na itong panalo na to, hindi lamang ito dahil sa efforts ng Filipino ARMY or Filipino 18 fans, but the fans of SB19 on a global scale and the entire P-pop community. So, meron akong mga naririnig or nakikita mga screenshots na meron daw toxic fans ng isang P-pop group who tried to put SB19 down. So, hindi ko alam kung totoo to na during the last hours of voting ay merong nagplan na group na i-vote si Rihanna para matalo ang SB19. So, nakakalungkot. So, if totoo to na meron talagang toxic fan groups who really did this, it is saddening. Pero, let us remember na talagang sa buhay, sa isang karera nga na tinatawag karera, hindi maiiwasan talaga yung merong mga kalaban, di ba? O meron talagang mga detractors along the way. But we have to thank them because dahil meron yung mga detractors na ito at mga toxic na groups na ito, it makes the victory even sweeter. Alam naman natin ang buhay na laging kompleto yan ng rekado, magkakaroon talaga ng mga traidor. Parang sa World War 1 or World War 2 lang yan, merong mga magiging traidor sa sarili nilang bansa. Kasi makikita mo, yung detractors pa nga ng SB19 ay mga Pilipino rin. Pero ang maganda rin dito, mas mag-focus tayo sa mas marami pa rin Pinoy pop groups na armies who contributed their energy towards the win at hindi na naig ang kadiliman. Kadiliman talaga. Ito maganda sa pagkakapanalo ng SB19 na to, kasi yung talent talaga, yung dedication, hard work, practice, discipline, yung genuine fandom talaga yung nagpapanalo sa kanila. So, hindi siya manufactured win na
pinili na lang ng isang top corporation, media company. It is something that is organic. And when something is organic, that is really hard to defeat. Kasi mga totoong fans na talaga yung bumuboto. And despite all of this toxicity and negative fans sa kabila na sinasabi nga nila, mas mag-focus tayo dun sa mga naipapanalo talaga. At actually, they are parang necessary na spice eh. Actually, nakakatawa rin minsan na merong mga kalaban, diba? Kasi mas nagiging interesting. I'm not saying it's the right culture, but it's unavoidable. So, might as well use it to our advantage. So, kita ko rin ito at play eh. When we check yung results ng McDonald's advertisement campaign. So, some were saying na laos na yung SB19, wala naman talaga nagsusupport, fake fans yung mga yan. But nakita naman that a lot of stores ng McDonald's talagang na-sold out yung mga products nila, lalong-lalo na yung chicken nila after the ads of SB19, yung Atin To Chicken McDo aired out. So, grabe. Umabot siya ng around 100 million views, proving talaga na genuine ang mga supporters or fans ng Mahalima. So, halimaw talaga. This proves that SB19 fans are not bots, not paid moderators, but real supporters. And ang maganda kasi sa fans ng SB19, mga educated and learned na talaga mga yan. They are in the workforce actually. Hindi sila yung mga sobrang bata na hindi pa cultivated yung mind. So, mas refined yung taste nila and mas alam nila mag-focus on the right tasks and challenges. So, anyway, hayaan na natin yung mga toxicity and let us just give glory to God for another success, because kahit na ganun man, this is a victory for the entire Philippine music industry, para sa ating mga Pilipino. Ginagawa natin to para matulungan din ang music entertainment ng Pilipinas. With this win, we are creating a new generation of artists and musicians that are going to become world-class, para yung time talaga ng Filipino o yung golden age ng Philippine music industry ay ma-usher in na natin, because this win ng SB19 will also create more jobs talaga, not just for a few people or not just for a few companies, but it will usher in talaga an increase in economic value para sa ating mga artists. So kahit na nakikita naman natin na may mga toxicity right now, in the end, pag tinignan mo pa rin, ang pinakamaganda, nakikilala na ang Pinoy pop music in the global scene. So we are moving forward. So as a result, ang next na task is mag-Spotify streaming ng mga songs ng SB19, YouTube streaming, and abangan itong next na performance ng SB19 sa Billboard's Power 100 on August 27 at Seoul. So, in recognition nga ng impact or effect ng Korean industry talaga sa entertainment music as a whole, but also a way to say that nagiging highly competitive at napapansin na sa mundo ang mga Pinoy artists natin, mga entertainers natin, musicians natin, and dancers natin. It was ushered in by none other than SB19, who made it a way na naging mission talaga nila to na idala sa buong mundo. So, thank you for staying this long sa parang mala podcast na to, or TikTok na to, or YouTube na to. So, God bless and congratulations, Alice. Let's savor the victory. To God be the glory.